Welcome back to Break It Down. And for today, hindi ko na kailangan pa siguro i-introduce palagi ko sino yung katabi ko, lalo na itong mga nakaraang araw, yung mga katabi ko ay hindi na kailangan ng intro. Pero syempre, Allen, batiin mo sila. Balay the Pricing Batch 1, na-miss ko kayo. Welcome sa Break It Down. Yeah. Si Allen ang isa sa mga pinaka-requested na guest dito sa Break It Down. Siyempre, isa sa may pinaka-insightful minds pagdating sa battle rap, rap in general, hip-hop. Alam mo yun, si Allen, isa to sa mga tropa natin na, alam mo yun, pag nag-usap kayo, aabutin kayo. Kulang yung 4 hours eh. Chismisan. Dapat na-record na natin ganin eh. Dapat nga eh. Ang tindi nung mga napag-usapan namin kanina, ranging from rap to K-pop. Umabot kami sa K-pop. Ganun nakalayo yung tema ng mga pinag-uusapan namin ni Allen kanina bago kami nakapili ng battle na papanoorin tonight. Pero before that, Allen, na-curious yung mga tao tulad ko dahil medyo ilang taon ka nang walang laban, mga 6-7? 2019 pa yung last eh. So, 2019. Magpa-4 pa lang. Pero parang tagal na, no? Parang pandemic. Hindi na ako nakabatay ng pandemic. Yung pakiramdam kasi, pag umaalis ang isang balaki, talagang may napakalaking void na naiiwan eh, lalo. Pero anong masasabi mo, na napapakiramdaman mo ba na babalik ka ngayon taon? Oo, sa totoo lang, miss na miss ko na eh, kumatel. Miss na miss ko na magsulat. Ang medyo hindi ko pa miss yung mag-perform, medyo binabalik pa yung kumpiyansa. Pero definitely gusto ko nang makalaban ulit this year. Gusto ko na. Baliktad tayo. Ako naman parang ayokong magsulat. Parang mas gusto ko yung performance na part. Gusto ko yung performance na part. Parang para sa akin, naduduguan na ako sa yung magsusulat ka ng uupo ka talaga. Oh. Yung sa album ko nga, hindi ko na masyadong ginanun. Hindi na ako nagsulat ng parang eto, 8 na oras tayo magtutuos. Oh. Hindi. Kumbaga, siguro pag bumadal ako, hindi na may big sabihin na ganun yung gawin kong approach, pero for sure, baka pumasok yung ganong diskarte sa ibang mga party. Kasi parang naghahanap ka na lang rin ng mga bagong laro. Oh, di ba? Parang ganun. Parang rotate kayo minsan, mas gusto mo mag-perform, minsan ang sarap gumigla ng gumi. Oh, tapos minsan naman parang namimiss ko magsulat, parang ganun. Oh, totoo. Faces siya. Oh, faces. Kaya maganda pag yung ano ba, isang grupo kayo, tapos sabay-sabay lagi yung topak nyo. Parang lahat magre-record. Kasi kaya minsan mas nakaka-productive yung mga on the spot minsan. Yung nandun na yung vibe, yung lahat kayo sabay-sabay na nagsusulat. Minsan yung pa, mabilis ka makagawa eh. Tama. Pero pag yung talaga yung medyo sisirusuhin mo na, parang ang hirap din eh. Hindi ka lang pwede basta magpakawala. Diba? Minsan may maiisip ka, parang ipopost ko ba to sa Facebook as a status, so parang lyrics to. Kukontrolin mo yung sarili mo. Oo, di ba? Lyrics yata ito eh. Pero, hindi ko lang alam ha kung accurate to. Pero yung iba kasing rappers, pag nakakaisip sila ng linya, yung iba tinitweet nila. Dahil parang form of self. Parang nilabas mo pa rin. Exercise. Self-copyright. Oo, parang ganyan. Tama. Pinablish mo yourself. And nakaano dun yung date, di ba? O kailan mo tinweet. So, nauna ako. Nauna ako itong time na to. So, pwede mong i-backtrack siya. Pwede may mga ganyan ako kasi may mga wordplay ka na Hindi naman ito pang kanta. Hindi ko rin ito pang style sa battle. Tinitweet ko na lang. Dump lang. Wala naisip ko ito eh. Pero wala akong gagamitin eh. Mga lang. Ano yung tinweet ko? Pag ang boat binaligtad, taob. Hindi mo ginamit yun? Hindi. Wala. Parang wala akong pagagamitin sa battle eh. Tinweet ko na lang. Pero pwede. Pag ang boat. Kemot. Kemot binaligtad, taob. Alam, parang exercise din siya. Exercise. Okay. So, balik tayo dun sa hiatus mo sa battle rap. Dahil ba to sa album o dahil ba to sa
Hindi, buhay in general. So, nung pandemic, kinailangan din magbalik probinsya. Tapos mag-focus muna rin sa sarili, pamilya, tsaka trabaho. So, parang pahinga rin muna talaga sa lahat. Tapos, nagkataon na rin na ngayon, parang mas lumuluwag rin. Tapos parang namimiss ko na rin. So, parang nagkasabay. So, parang sarap din bumalik. Nakamiss. Magkaiba ba yung pagka-miss mo sa battle rap kaysa sa recording studio? Magkaiba rin eh. Actually, yung recording, yun pa yung pinaka-ano eh. Pinaka-kailangan ko pang aralin mahalin. Conscious ako masyado sa recording eh. Pero yung writing talaga, parang miss ko na rin magsulat. Yung favorite part mo? Favorite ko talaga yung writing siya. No? Pag nakaisip ako ng concept, ng kanta, ng album, para ako may sariling playground. Na-enjoy ko na yun kung isang taon ba yun o isang buwan. Mm. Parang yun yung trip ko. Very ano siya eh, di ba? Sabi mo na intellectual, ano? Masturbatory. Pero ang saya niya eh. Tapos doon din nakakatas kasi. Di ba yung mga constraint? Mm. Pag umihirap, minsan doon lumalabas yung tema, doon lumalabas yung kwento. Totoo. Yun yung pinaka nami-miss ko. Promise ba yan na babattle ka this year? This year, no? Piliting ko. Ano yan? Anong may ano na ba? Set in stone? Wala kahit ano. Wala akong target, wala akong hit list. Pero open ka sa kahit sa ang... May mga ano lang ako, may mga preferred na akong labanan ngayon. Parang feeling ko, graduate na ako dun sa ano, mga masyadong style clash. Pinagdaanan ko na yung ano ako, parang one of the active soldiers. Di ba may ira tayo na parang God's kahit sino, o parang kahit sino, di ba? Parang ako, parang okay na, parang feeling ko na nakapagpatuloy na ako doon. Parang gusto ko ngayon, special character na lang. Na parang kasi hindi ko makaya na mag-commit tulad ng dati. So parang bigay ko na lang yung ano, best ko. So yung mga trip kong kalaro. So pwede mga names to, may mga naisip na ako. Perfect. No, na ayaw kong sabihin, ayaw kong i-reveal. Kasi feeling ko, ano, medyo left field siya na match up. Okay. Pero kung nakikita nyo yung vision ko, mag-make sense na masarap kaming paglabanin, parang yun yun. So, hindi to parang wala kang balak sa mga tournaments? Tournaments, tagal ko na yung tournament eh. Mga one time lang. Mga showcase na kayo talaga ng ano, skill. Nung break it down namin ni Disaster, nabanggit niya na yun nga, may balak siyang dalhin yung GTX dito sa Pilipinas ngayon, ano, siguro mid-year, mga June. Sa tingin mo ba, magiging ano ka, interested ka na sumalang doon? Kung halimbawa, magiging English na battleground. Pwede ba? Kung tingin, kasi ako, personal opinion ko, sa galing mo sa mga salita, imposibleng hindi mo kayang sumulat ng tatlong rounds na, diba? Hindi, ito sa akin, personal revelation. Tingin ko kaya kong tumupad, ano? Kaya kong tumupad sa, ano? Sa top tier ng sulat lang. Kaya ko, top tier ng West, sa totoo lang, sulat lang. Pero ako as a fan, hindi ako masaya sa, ano, sa flow, sa performance, hindi ako masaya sa English, hindi ako natutuwa sa kanya. Mm-hmm. So hindi ko siya na-enjoy. So alam mo yun, so wala siya sa ano, realm of interest, parang tanggap ko lang na hindi ako pang ano. Magki-cringe ako sa sarili ko. Okay, gets. Parang yung standard ko rin ng flow. Hindi ako stricto pag sa iba. Alam mo yun, wala akong pakialam sa, alam mo yun, mga minor flows o gas, alam mo yun, gaspang, wala eh. Pero pag sa sarili ko, nagki-cringe ako. Kaya parang hindi ko siya ma-over. Wala naman tayo. Pero game ako sa ano, game ako sa parang Smagdash Sharon, Zaito Sharon. Cross-language. Cross-language, bahala na lang kayo humusga kung ano yung mas mabigat. Bailing ko, parang ganun. Kahit fresco, ganyan. Being gay. Tagal, di ba? Kasi in the far future, baka may technology na kayang intindihan sabay ng nakikinig eh. So kaya ko patunayan, di ba, na Tagalog, Bulos, English, tumapataw kay Fresco, tsaka BK. So shoutouts, joke lang. Pwede yun sa, ano, sa immigration in Japan, ganun na, di ba? Pag nagsasalita, meron on the spot na, ano? On the spot na na-translate doon sa salamin na, and then yung, ano, display. Okay, so napaka, ano pala, no, packed ng 2024. Oo, totoo. Pagdating sa battle rap. Tama. Sana maikasa natin yan. Tsaka GTX, man, saludo na agad. Kasi, di ba, pareho tayo, ano, pinalaki tayo ng grind time, di ba? Oh, actually. May deep history tayo sa, ano, sa eksena din eh. Totoo na grind time yung prototype ng lahat ng league eh. Oo, yun nga. Like, yun yung sinubaybayan natin. Hindi, kasi, before yun, WRC. So. Pero hindi naman ganoon yung format ng WRC. Grind time yung nag yung kinainlaban nating format, yung grind time. Sa dulo pa rin. Okay, so simulan na ba natin 'to? Game.
Itong battle na to ay nangyari noong, kailan ba to? Ahon ba to? Ito na maalala eh, nawala yung ano. Sige, ito yung laban ni Lip Cram tsaka ni GL. Napanood mo na ba to? Napanood ko once, so solid, solid. Kalahati lang napanood ko dito, ngayon mapapanood ko na ng buo. Nanalo ko ito si Lip Cram! Pili niya ba una si GL? Tigdalawang minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, puwelta pala itong 10. GL! Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Taka lang, ulitin natin. Lip Cram! Pili! Okay, simulan na natin. GL versus Lip Cram. Mauna si GL! Tigdalawang minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, puwelta pala itong 10. GL! Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme, pero akin yung taon ano. Walang nakapansin? Sabi ko, ano ba si MB? Kaninong Marshall? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong, pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ng sagot sa bakit. Game! Unang kailangan kong ma... Kailangan mong upo. Para pag-isipan. Kailangan kong ma-update. Tsaka ma-update kasi medyo matagal akong na out of the loop. Siguro mga 3 months sa battle rap. Feeling ko maraming references doon ng... Marami siyang self-references. Nagre-reference siya ng mga past battles niya. Tapos i-update niya, i-remix niya. So I guess may connection kay Marshall yung wordplays, di ba? May mga panghalip siyang sinabi. Tapos may puro panghalip na... Tsaka nakakaano. Gets mo yung ano, gets mo kagad yung rat-rat ng word association, pero iniisip mo pa kung ano yung sinabi niya. Oh, ano yung relevance? Oh, ano sinabi niya? Sa beginning ng round niya. Oh, pero para may idea ka na malupit. Catch ako off guard eh. Kahit na napanood ko na, oh nga pala, ano, ganito nga pala yung sinimulan to. Oh. Ngayong gabi, ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme, pero akin yung taon, ano? Walang nakapansin? Mot ba yun? Mot yun eh, oh. Parang, call out niya. Hindi mo nga lang eh, parang siyang slight. Kasi parang imposible mo lang connection kay Mot. Oo, oh, pero yun nga eh, kasi... Pero parang slight. Nagmamadali kasi siya eh. Oo, oh, parang diba? Siya. Kung tumigil mo doon. Kung tumigil siguro siya doon, parang may gets lang. O kaya may time yung mga takaw na, parang wala nang time mag-register, ano, na, ay, tangina, kinolot pala si Mot doon. Dadaan lang sa utak mo, ay, si Mot yun. Oo, oh, si Mot yun, no. Pero parang, pero tingnan natin, baka sinadya niya. Pala. Baka, siguro. Ano ba si MB? Kaninong Marshall? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong, pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ng sagot sa bakit. Game! Yeah! Unang bakit? Bakit? Kasi old gods ka na, men! Sheesh! Yeah! Yung tugon ni Arik, pero di ko kasalanan patunog sarcastic. Oh, style niya! Style mocking! Sasabihin, ang daling gawin ng train of thought! Oo, oh, alam ko! Kasi ba't di nyo nagawa mga 6 years ago? Iba yung madaling gawin sa madaling gayahin, tama! Iba yung classical sa remix at lilipas din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung malalim mag-compose sa mababaw mag-cover. So please think, kung susunod ka lang sa lyrics, siguradong lip-sync. Kaya train lang ng train! Oh, yun o. Oh. Yun, yun yung unang parang checkpoint. Oh, tigil mo na tayo. Ang nagustuhan ko naman doon, para siyang ano, ang ganda lang ng punto niya kahit wala yung wordplay na lip-sync, na parating. Kunyari walang wordplay sa dulo, okay na yan, ganda lang ng punto yung angulo pa lang. So parang may bonus siya na, may laro pa to. Pero kickflip na lang to. Pero malakas siya dahil paano ako nakarating doon. Parang gano'n. Pero hindi pa rin ako nakarelate doon sa intro niya. Oo, oh, slow burn siya. Parang, Philip, parang... Parang nauna siya sa'yo. Hindi. Yung emotion kasi, hindi ko alam kung... Ano ba siya? Sarcastic ba siya? Galit ba talaga siya? May kino-call out ba siya? Siguro yung delivery yun, no? Bakit? Sagot sa tanong, bakit?
hindi lang nagiging effective pag tinatry niya maging comedic, no, kay Lip Cram. Para meron siyang hindi pa penetrate na. No, may barrier. May barrier. May barrier. Habang sumasakay yung tao, habang ako na bahala mag-isip ng bago kasi yun daw yung bagong meta. Ha? Aking lumang laro? Hindi. Ang bagong meta ngayon ay i-call out ako! Ano? Magaling si GM na yun. Wala akong sinasadya niya to, pero magaling si GM mag-ano yung self-mythologizing. Nagre-refine siya ng mga dati niyang laro. Selfie bars. Naano niya yung ano niya, yung selfie bars. Kaya ako sa totoo lang, buti na magaling yung selfie bars ha. Hindi ako masyadong pabor sa ano yun. Feeling ko umabot naman sa overhate yung selfie bars. Sa akin ako personally. Ang battle, may defense din sa akin. Hindi lang siya attack. So parang hindi ka lang whack. Magaling pa. Okay, para sa akin, may kailangan ka ng selfie bars. Ang problema na naman siya pag sumobra na, yung katatala na, inihipon mo lang yan eh, para kahit kanina. Pero as long as naratayi mo pa rin dun sa ano, konsepto ng kalaban. Pag selfie bars ka lang, basta relevant pa rin dun sa konsepto. Tsaka ano siya, naka-sprinkle lang siya. Naka-sprinkle lang. Pinapaalala mo na. Yun lang nga. Kasi pwede naman gawin yun, hindi naman siya bawal eh. Ang problema, pag yun nakatapat mo, puro direkta sa'yo yung yun lang. Tama. Tama, oo. Yun. Kumbaga, ano yun eh, take it at your own risk eh. Kung gusto mo sayangin yung bara mo para sa ano, parang ganun. No! Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Drops! Ayos naman! Pero marami silang naaambot. Drops. Ako hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung totoo. Paano kaya nalaman niya yun? Ewan ko. G-drops. Hindi ko alam kung saan siyang term eh. Paano kaya ano nito, thought process nito ni GL, no? Pag may battle siya, no? Paano niya na? Or baka vino-volunteer sa kanya ng ibang fans, no? Hindi ko alam. GL, galito kay ganito. Alam ba, tawag nila sa ganito, ganyan. Pag may battle ka ba, tapos yung kalaban mo parang hated individual, may mga nagbibigay ba sa'yo ng mga fans na parang, alam mo ba si ano, puta nagnakaw ng ano dito? Ito yung ano. Parang meron ng once eh, pero hindi mo manali. Pero hindi mo ginamit? Hindi ko ginamit. Kasi una-una alam ko agad pwede rin plan. Kasi nangyari, may nangyari ganun diba sa foreign league, hindi ko rin maalala lang kung alin eh. Yung parang plan ko na, tama. May nangyari na nun eh, hindi ko maalala kung ano eh. Kaya ako, ewan ko, ikaw ba? Siguro old school lang ako. Ayoko nagpaparinig kahit kanino. Sa akin, hindi siya mortal sin. Kasi nangyayari na siya sa Battle Rebellion na parang nagpaparinig sa homies, ganyan. Okay lang, get the opinion. Pero ako mismo, ewan ko, parang wala ba akong tiwala, pero parang gusto ko lang i-keep na hindi. Gusto ko surprise ka. Pareho kayo ni Ron. Si Ron ganyan din. Malaga din. Hindi ko maririnig verse hanggat di tapos, hanggat hindi nire-record. May ganyan ka palang verse ha. Parang, iba rin kasi yung dating eh, pag first time narinig, that's perfect. Diba? Kaysa yung naririnig mo yung yung work in progress na imperfect na tapos lalo kung wala kang artistic imagination kung paano masi-see through hanggang sa dulo yun, mabuborke eh. Diba? No! Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Drops! Ayos naman, pero marami silang naaambunan, oo. Kinukolekta ay drops, boy, bulag ba yan? Di na yan drops, huy, ulan na yan! Pero di yan sukatan ng sulatan at walang sabit bakit, simpleng ambagan ng ideya. At inotolerate yun, oo, it's raining in Manila, sabay-sabay mag-brainstorm. Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita, oh. Anong relevance nun sa ano? Alam ko yun eh, nung nandun kami sa school, sa nox school ng anak ko, pinakanta ng lahat ng mga kaklase. Raining in Manila. Ambagan ng ideya at inotolerate yun. Oh, it's raining in Manila, sabay-sabay mag-brainstorm. Hello po? In 3GS. Ka ba? Libre kita, bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay, Cleopatra, ihingi ng drops sa poison para pumatak. Saka yung ano lang, simple lang siya eh. Pero actually, tinahi niya lang yung mula sa patak. Papunta na sa brainstorm. So, nilakbay niya yung ambon, ulan, hanggang sa pinaka ano na,
pinakamalakas na nabuhos. Simple lang, pero kumbaga may point pa rin. Okay. Kaya, nakagat ng ahas! Nakagat ng ahas! Yung eksena dyan legit! Matapos sumipsip sa poison, naispit naman ng liquid! Galing nun. Kasi, ang dami niyang moving parts, ang daming components. Sip-sip sa poison. Oo. Ang dami kagad. Diba? Dura, speed, ang dami na kagad. Tapos, ano siya, hindi mo na kailangan na-explain. Hindi na nga. Lahat, alam yung poison, alam yung lason. Kumbaga maraming moving parts, pero well-oiled. Tapos universal siya, na idea. Hindi siya niche, hindi siya ano, galing. Yan mga gems yung mga ganyang laro. Oh no chill! Sa rapper na low skill, huy feel! Isa ka lang isdang sumasabay sa agos ng dagat na may oil spill! For real! Polluted na yung likid yung iyong binasbas! Yung deliver solid-solid pero linya gas-gas! Tas-tas! Walang bagong formula! That's whack! You're stuck sa basic! Silipin mo, solution ko! Oh fuck, acidic! Kasi skim ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tomjin, lighter at bubong sa bugka! Kasi kala mo random, bakay ko arson, kumodo na drag. Gusto yun sa'yo. Ano ba yun? Kinonek niya kay poison? Kinulik niya eh, na parang nag-ambawin kayo. Tapos parang mula sa poison na concept, nag-enumerate. Nag-enumerate lang siya eh. Pero ang ganda nung rhyme, yung factor niya. Yung premise. Nag-enumerate lang ako, pero ang ganda nung mga nangyayari, flow-wise. Galing-galing. Toxic geyser. Parang siya ano, may punch siya, pero hindi siya technically, walang punchline. Walang punchline in a sense. Pero may punch siya. Kasi yung rhyme yung nagdala eh. No? Parang yung ano mo, di ba? Crispy 80. Tama. Yung kahit hindi mo na siya, wala ka lang puntosan sa meaning, yung parang palang ano na eh, panalo na. All in, fire, tomjin, lighter, at bubong sa bugga! Kasi kala mo random, bakay ko arson, kumodo na dragon, unang SSDW, monoxide carbon, argon, bygone nilang... SS ni Davion. Hindi ko alam. So malamang sa fighting game yun siguro. SS ba sa fighting game lang, di ba? Parang usually o. Mga dance revo, di ba? Tsaka mga Street Fighter. Kasi kala mo random, bakay ko arson, kumodo na dragon, unang SS ni Davion, monoxide carbon, argon, bygone nilang, best na bayo ni Kai. Peste sa dayon at ito'y higit pa sa 13 na lason! Kasi ako yung soul of right, ito yung todo hitch, ako solo when I write, ito apologist, naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip, dahil di mo trip pag solo, ikay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Ano ibig sabihin mamaya na iba? Parang may parating pa. Pwede siyang ano, hindi ko alam, ako na lang to. Pero ngayon ko lang napansin na parang yung buong round niya wala, kung isipin mo, sumugal lang siya dun sa ano, na mag-stick yung poison collaboration, accusation, di ba? Siya, wala naman tayong alam eh, kung saan malaga ang baga ng TGS eh. Pero nandun tayo sa kung ano, believable mo ba siyang masabi. So parang siya, sumugal siya dun sa fact na kakagat tayo dun, na totoo yun. Tapos sinugal niya, poison lahat ng lahat. Kung totoo siya, parang mas marami yung laro sa poison kaysa sa lip crumb eh. Wala kang laro sa lip crumb eh. Tama. Pero kung naniniwala ka dun sa angulo niya, kung sold ka dun, malakas siya. Kasi parang... Ang ganda ng laro eh. Oo. Kapartner niya rin yun eh. Argon, ang ganda eh. Pero kung hindi ka sold, parang hindi mo naman feel na nagtutulungan sila. Parang ang laki din ng sugal. Hindi siya mag-hit sa'yo. Kasi ba't puro poison? Pwede siyang ganun eh. Ba't puro poison? Sa akin, tingin ko... Pero nag-work siya sa akin ha. Nag-repad ko siya. Yun ba yung pinaka-highlight niya, yung lip sync? Yung parang eh, no? Kung sa moment. Sa moment, di ba? Yun yung parang, oy, tigil tayo, di ba? Dito sa may bandang dulo nito, parang kulang siya ng mga supporting na
kahoy, mga bibi na parang magaganda yung mga, alam mo yun, yung mga sanga. Pero not quite. Kulang yung ender eh, no? Kulang ako doon sa ender. Tsaka parang umagaw sa attention yung mamaya yung iba. Di mo, kasi knowing GL na yung mga words na ginagamit niya, double meaning, triple meaning, di mo alam kung pati yun, meron bang hidden meaning. Kung kailan wala lang. Hindi mo alam kung on the spot niya lang sinabi yun. Minsan kasi pag, yun nga, pag hindi nakakuha ng reaction yung huli mong sinabi, gusto mong patungan agad eh. Patungan agad, diba? Minsan kailangan mo i-marinate eh. Yun nga eh. Diba kaya sabi ko kanina yung pagkasabi, parang emotionless kasi si GL mag-ano minsan eh. Hindi mo mag-gets kung ano yung emotion ng sinasabi niya. Nakikit, naririnig mo, maraming mga, uy, ganda, ganda ng rhymes, ang talino ng pagka-construct. Pero minsan, lalo pag mag-joke siya, syempre, kailangan emosyon nun eh. Kung para maabot mo yung sarcasm. Diba, may tamang tono ng sarcasm eh. Na, kasi minsan, pag yung sarcasm mo, mali, paniniwalaan ka na tuloy. Oo, parang tanga ka na. Tanga ka, ikaw na tuloy yung tanga eh, diba? So, dapat medyo i-obvious mo siya eh. Diba, ng konti yung tono mo eh. So yun lang yung, yun naman yung ano ko dun sa round ni GL na yun. Tapos pansin mo ba, ako lang ba yung ano? Yung dun sa ang ganda ng rhyme, yung ano to? Yung toxin, pero yung ending niya, iba yung rhyme yung dulo. Iba nga eh. So parang nag ano siya, nag heightened expectation mo. Tapos biglang iba yung rhyme na dulo. Para sa akin na parang sana yun na yung design mo. Sana tinapos niya. Tinapos mo na dulo. Kung nag-dribble ka ng iba, sa gitna na, di ba? Parang sa panapos, parang ano siya, nabitin. Piling ko as a writer, dun siya, yun yung pinakaminadali niyang part. Bakit? Yun yung parang hindi pa nagtatagpo, tas... Inanong, minasilya mo. Araw na lang. May mga ganun minsan. Tama. Yun yung maganda nun dun eh, yung gusto mo ma-achieve ang word dun ay seamless, di ba yung parang... Seamless. Mula sa bar 1 mo, paano ka nakarating dun sa last bar? Tsaka hindi malakita yung mga tahi. Oo, hindi makita yung mga tahi. Parang, saan kaya to? Ano kaya yung sino unang naisip? Yeah, ganyan din ako lagi. Ano unang naisip dito? Sino unang naisip? Kasi hindi mo malalaman, you know? Pag yun, hindi mo nalaman, ibig sabihin, sobrang galing nung pagkakasulat. Yun. Hindi mo ba, reverse? Hindi mo ma-reverse engineer. Okay. So, tayo. Flip Crown, round 1. Tanginan to, napakahaba pa ng scheme. Dicer, Pyre, Tanger, tapos magtitim ka lang ng gin. Lalasing ako, paikot-ikot mo. Ayok ka. Doon lang delikado to si GL. Mac prone yung ano niya. Oo, tama. Parang napaka-prone sa mockery. Tapos pag, ano ba, si Lip Crown, magaslaw yun eh. Di ba? Tama. Tapos, tinan mo, konting ganun lang parang yung effort niya sa ganun, diba? Pwedeng ma-negate agad. Kasi parang rin talaga tayo nagde-debate sa ano, sa papanigan ng crowd. Sino yung magsasabi ng totoo? Diba? Parang totoo ba na ano, lyrical to? Kasi pag kinlaw minsan parang hindi pala lyrical, no, corny pala. Ano? Minsan, minsan nasusway ka eh. Minsan pagalingan lang. So yung mga ano, mga master yung ganyan yan, si Lip Crown, si ano, Pistolero. Parang kahit anong style mo, kaya nilang ano yun eh. Diba? Parang babuhin yun. Pick apart. Oo, pick apart. Yung mga all gods ay kinall out ng coups na yan. Eh mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Maghahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon itong engot, di na maka-all out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, hindi ko kayang sumabay sa'yo. Totoo yung sinasabi niya eh. Na kung maghahamon ka, maghahamon ng old God. Kung gusto mo talagang patunayan magaling ka, ba't hahamonin mo sila ano? Halimbawa, si ba pwedeng... Halimbawa, si Delo, si...
target, sino ko ba mga old gods, silang batas. Kumbaga, unang-una, sa, siyempre, sa edad, relative sa age, kung sino man yung naghahamon, kung bago man yun o hindi. Siyempre, nasa ibang parte na ng buhay yun eh, di ba? Kumbaga, hindi na yung kasing excited mo na bumatil. Okay, di ba? So, kung gusto mo talagang patunayan yung sarili mo, kaya di ba, ang dami niyong sabi, ako, gusto ko labanan si Looney para matunayan. Kumbaga, kung gusto mo talagang mapatunayan yung galing mo, dapat yung hamunin mo is, yung mga gutom, alam ba, ayan, sila Class G, sila Raffian. Kasi parang nangyayari, nakatingala ka. Pero actually, yung mga nasa level mo, nandun yung mga haliba mo yun. Yun yung mga papatay, yun yung mga chichibog sa'yo. Oo, yun yun. Kumbaga, at yun yung kailangan mong chibugin para magpatunay ka sa era mo. Kasi hindi na-realize niya sa iba. Yun yung shortcut, di ba sabi niya, gusto yung shortcut. Oo, tama. Hindi kasi hindi na-realize niya sa iba yung inherent na lugi lagi ng luma sa bago. Totoo naman eh. Kasi syempre, nag-i-improve lahat eh, evolution eh. So madali talaga rin mag-call out ng una dahil, di ba? Pero iba rin yung angulo ng yung mga ginawa namin, nadapa muna kami para magawa ito. Kayo, dumating kayo, alam nyo na gagawin nyo, di ba? May ganun ding angulo syempre. So parang halimbawa minsan may bagong dating na magaling na agad. Para sa akin, okay rin na hindi mo naman kagad yatapot din sa mga loony, mga smugglers agad eh. Kasi kailangan mo pa rin, alam mo yun, kahit skills-wise, pwede ka nang pumalag. Iba pa rin yung ano, yung parang cred, di ba? Yung credentials mo. Parang, ano ko pa rin. Pagdadaanan mo pa rin yung mga ano, bakbakan talaga with your ano. Ilan na ba yung pugot na ulo sa cabinet mo, di ba? Okay. Tapos, dyan pwede magangas yung mga 3GS. Kasi sila talaga isa rin sa mga naging ano eh, kumbaga soldiers ng flip-top. Di ba yung para sa isang taon lang, ang daming 3GS na battles eh. So sila parang, kaya nilang sabihin yan eh, na kami pinagdaanan namin yan XP. Parang yung sa XP namin yung pinagdaanan. Well, maliit lang naman ang footnote yun, pero magandang angulo tong napili ni Lip Crumb dito. Kahit di mo man maamin, alam mong may tulog ka sa akin kahit repin mo palo. Kasi nakasabay na kita sa tournament. Kaso itong carrot nyo sa second round, kinapos agad yung rima. Habang sa finals by naging present ay yung Lip Crumb ng New Era. Talagang panalo bawat linya, nagparte-parte sa kita, at yung tumalo sa'yo noon ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Si M-Side. Tumalo sa yung... Si M-Side tumalo sa kanya. Okay. So nagdaban si M-Side tsaka si Lip Crumb. Ginamita niya daw ng partida. So kaya siya flex. Okay. Anong partida ulit? Kalimutan ko niya. Di ba yung parang ano? Kaya pinatidahan, parang may handicap ka pa, di ba? Parang gano'n. Hindi ko binigay lahat, parang gano'n. Gano'n ba ginawa nila? No, parang di ko alam yun. Parang hindi naman eh. Hindi naman. ...matlinya, nagparte-parte sa kita, at kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Kaso absent kung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako... Hindi pwedeng end sa yung tumalo sa'yo noon, yung tumalo rin sa akin. Oo, so parang ako kasi, di ba tinalo rin siya na M-Side, tama ba ako? Tinalo siya. Okay. Tinalo siya, so parang natwist niya ito off-next, partida. Tama, tama. Magaling. Noon ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong alas 4 kung alauna pa lang tulog na ako? Galing doon ah. Alam ko kasi yung sige, kanta na alas 4 eh. Okay, alas 4. Nila... GL. GL, si... Sino yung kagrupo niya? Si Penpluma, si Zendlo, tsaka si Unico. Okay, Unico. Alas 4. Yun yung alas 4 nila nakanta eh. Tapos yung tinulugan niya si Apex sa battle nila. Alauna pa lang. Alauna pa lang. Diba? Galing. Tulog na ako. Galing. Tingin ko, yun, dun pa lang... Talo na yung best line niya nung lip-sync. Oo. Dahil sa relevance ng linya. Relevance, lahat nagtugma. May bigat. Oo, oh, magaling, maganda. Parang nadamay mo pa yung angle with the Apex. Oo. Oh, yung lip-sync kasi maganda yung, ano clever yung wordplay. Oo. Tsaka, tsaka sharp yung meaning. Di ba, may sinasabi siyang sharp eh. Pero in terms of umph, di ba, para ito. Ang dami yan na laro eh. Alauna, alas 4. Pag-dispel na alas 4. Tulog na.
may nagtatawag ng all gods? Tipong si Looney at si Apex yung hangad niyang sungkitin. Ikaw kaya mo lang magtawag ng all gods, ako kaya ko silang hindi siputin. Kaya ngayon alam mo na anong pinagkaiba natin. Ikaw tawag ng tawag sa kanila, sila naman tawag ng tawag sa akin. Ring ng ring ang telepono ko. Eh ang himpin ng aking slip. Pagtingin ko, wow! All gods! Restrict! Hoy, wala ka bang napapatunayan? Puro ka kagad kaya ba? Sa wordplay, nagaling naman din talaga kay GL. So parang selfie siya na hindi, na relevant pa rin sa kalaban. Gets ba? Kaya ako kaysa kayo ng selfie eh. Natatawa ako kasi gusto na connect mo eh. Kumbaga, na-twist na lang na-twist yung truth, which hindi naman kasi nagmamatter yung truth sa battle rap. Pero na-take advantage niya yung kung paano na-twist yung truth na hindi naman kasi siya talaga natutulog nun eh. May ando siya sa ibang gig, may iba siyang gig na pinuntahan. Ibang araw yata ay natutulog siya. Yung kinokontakt siya ni Georgie. Tapos yun yata yung na-screenshot. Yun yung nag-viral na si Lip Cram natutulog. Kaya mas lalo tuloy nakakatawa na parang... Yun nga, na nahanapan niya ng wordplay, nahanapan niya ng linya, ng punchline. Nagamit niya, no? Nagamit niya para sa ikabubuti niya. Gods! Restrict! Parang sinuro ko yung issue. Hoy, wala ka bang napapatunayan? Puro ka kagad kayabangan, nagawa ka lang palakpakan. Yung pagtatawag, sinakyan nyo naman kahit wala pang karapatan. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Uuwi kang may trauma at tulala. Nasa showtime ka ng iyong karir. Ngayon sa akin ka, mabubulaga. Summer later, rep and dame. Buong palo, magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo, masisibak. Paloma. Train of thoughts. Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Palo, masisibak. Wow, paloma. Sige. Solid. Later, rep and dame. Buong palo, magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo, masisibak. Train of thoughts. Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Para sa kanya, napaka-special tang ina. What if madali lang gawin yung train of thoughts? Di naman sabi na do-overthink kita. Kasi siya daw yung bagong mukha ng flip top. Talaga? Bagong foundation ng battle rap? Kapala! Huwag masyadong makapal yung apog. Hindi ka nakakatakot kahit ang balakid pa yung sinasalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak. Kustahan, mangungulangob na rin to. Kasi sa ganyan niya na postura, nabibilog niya kayo. Kunyari, gets ko kanyang linya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breathing at posturang mataas yung grades. Walang mapipintas. Maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas, hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba kaparin? Ang feeling ko, gets ko nangyari sa'yo. Alam mo yung parang, pag nag-interchange ka na, ano, magkaibang multi. Oo. Tapos parang minsan feeling mo. Feeling mo yun yung main? Oo, namali siya ng main. Feeling mo siya yung namali. Oo. Ewan ko, parang may ganun to din. Parang napagpalit. Parang rhythmically, hindi siya... Hindi nag-resolve. Oo, hindi nag-resolve. Sa stage, huwag kang feeling mas, hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass, subukan nyo maging transparent. Ikaw yung bet nila sa comment. Hindi nag-pay off yun, no? Kasi parang feeling ko follow-up line na lang yun eh. No. Yung reading glass punchline na yun, no? Hindi lumanding. Saan yung topic na saan? Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa dyan sa stage. Huwag kang feeling mali niya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breathing at usturang mataas yung grades. Walang mapipintas, maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas,
Hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass, subukan nyo maging transparent. Ikaw yung bet nila sa comment na magbibigay sa akin ng lecture. Oo, mabigat nga daw tong current, pero iba ako pag na-pressure. Mas marami siyang ano moments. Mas marami siyang moments. Mas marami siyang lumanding. Parang ako. Kung may mga, hindi naman perfect. May mga dry spots din siya. Dry spots din. Pero yun, okay yung na-flip niya yung dapat potential angle sa kanya. Agad sa round 1. Ginamit na niya agad yun. Tsaka mas mataas siya sa ano, kumbaga sa punch per second. Parang gano'n, mas marami siya. Mas labang siya. Si GL, marami siyang ano, yung sugal, yung parang kailangan itong magets na dire-diretso yung apat para ma-appreciate na maganda to. So minsan hinihintay mo yung naghahanap ka minsan ng suntok sa gitna. Pero kapag trip mo siya, ang lakas. Si Lip Cram mas consistent di sumusuntok. Anong round 1 para sa'yo? Sino? Parang ayoko muna eh. Parang okay ba yun? Mamaya yung reveal. Pwede. Oo. Eh, baka makalimutan ko kasi ako, sabihin ko na yung akin. Ako tingin ko... sobrang dikit niya eh. Kumbaga... pareho sila may mga dry spots. Pero kung bibilangin mo yung... kung ilan yung lumanding, kung paramihan ng lumanding, mas marami yung lumanding kay Lip Cram. Si GL naman... ma-appreciate mo yung ano, yung intention. Pero parang feeling ko hindi nag-materialize yung original idea niya para sa round 1. Kumbaga nag-settle siya for something na kailangan niyang ma-memorize within the deadline. Para may maganda siyang ano, design. Nakalatag na sa blueprint, pero nung kailangan na i-construct, nagkaroon na ng ano, kulang o something. Kasi parang round 1 mo na kung saan pupunta eh. Parang ang ganda nito. Siguro nga ako, baka ano, Lip Cram din ako dito. Diba? Kasi diba yung ano nga, yung 13 lason, okay naman siya. Yung banggit siya ng mga lason. Pero yun nga, nung binring up mo yung relevance nun na parang, parang matalino siya na way na gawing angulo dahil kagrupo niya si Poison 13. Pero pwede ka rin mag-isip na ano. Pwede ka mag-isip na parang... gumamit ka ng ano ba yun, 6, 8 bars. Oo. Parang for a time, lumihis ka. Parang siyang really, kung i-appreciate ko lang siya ng art, gusto ko siya eh. Parang ayaw kong sabihin na dapat mali yung iba yung ginawa niya. Parang gusto ko siya eh. Ang ganda ng concept eh. Nakakit ang patayin. Full wordplay sa kagrupo mo. Kagrupo. Parang i-flex din siya sa akin eh. Pero pwede ko rin siyang tingnan na kung as a sport lang. Di ba yun yan? Pwede ko siyang technically na ano na. Parang kay Poison yan. Parang ganun. Parang lazy writing. O, parang dami na. Parang ang dami na masyadong tungkol kay Poison. Sa akin lang. So, Lip Cram. Sige. Round 2. Yo! Sunod na bakit? Bakit? Ba't yung magpalaging dinadamay si Padang? Well, ito na yung big reveal. At ito'y nakatadhana na si Padang yung dahilan bak muntik siyang madimanda makinig. Isabuhay 2016, first round, Looney versus Padang. Obvious naman, nagpatalo si Padang, tama? Tama. So next round, Looney versus G-Clown. Si Loons, nag-costume ng payaso. At yun panalo. Now 3 years later, Isabuhay 2019, second round, G-Clown versus Lip Cram, Diyos ko. Nag-costume din si Undo. Dahil tamod daw sa ni Looney yung makeup special, pinamukha yung mug tax ng mistulang facial. Ew! Ginaya mo yung paggagaya, kaya stupid yung rounds. Kinon mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown, kaya... kaya sa semis, G-Clown versus Apex, ouch! Silip na walan. Yung suntok sa aring araw, naging suntok sa buwan. Pero okay lang, kasi 3 years later, Apex versus Lip Cram, kinasasasunugan. At doon ko na-connect. Ano, na-gets nyo ba? Yung domino effect?
Kung kay Looney si Padang, di sana nagpatalo. Walang G-Clown versus Looney na naging payaso. Walang costume, walang makeup na naging palyado kay G-Clown. Ikaw yung nanalo sa semis, ikaw yung kasado. At kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lip Cram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong ulugan. Ika sana na wala at walang issue malamang. Lahat ng yon dahil lang nagpatalo si Badang. Mahilig ka sa ganun, ha? Grabe, no? Ano ba tawag sa ganun? Parang hypothetical na mga situations na nagagawa niyang centerpiece ng verse niya. Katulad nung ano, di ba? May ganyan siya dati, yung time machine, pinadala ka lang namin. Meron siya, ano, yun nga, sa madaling sabi pa, conceptual talaga siyang magsulat. Tapos parang tayo kasi, at least ako na lang sa akin, parang I approach writing yung parts niya in my mind, bar, di ba? Parang may apat ka, yung minsan, may bar, parang ganyan. Parang tawag ko lang sa kanya, ano eh, parang chunks of beats. Para lang meron akong tawag, di ba? Pwede mo rin siyang isipin angles eh, di ba? Anong angle nitong 8 bars na to, anong angle, pwede mo siyang gano'ng isipin. Pero siya, feeling ko, concept niya yung binabracket. Ano yung concept nito? By concept niya ginugroup. Ano yung concept nito ginugroup? So, halimbawa ito, yung kay nag-end sa ano, di ba, nagpatalo si Badang. Ang haba kaya bago dumating dun. So, ano siya eh, parang hindi na siya nag-iisip dun sa usual nga na punch-punch setup, punch-punch. Para siya, ano eh, mag-hobby ako ng tapestry na maganda. Na kapag nag-gets mo, pag sold ka, doon sa sinabi ko, sobrang lakas niya. Diba, yung lakas ng punch-punch na style, kaya ko rin gawin, pero sa isang bulto. Pero sugal siya. Sugal siya. Kasi na pag parang... hindi mo gets, diba, hindi mo gets yung vision, hindi mo nag-gets yung ano niya, kung bakit siya magaling. Tsaka wala kang parang attention. Parang antagal. Walang nangyayari. Attention span, antagal na walang nangyayari. Yung iba, pwede pang isipin dyan, ano yun, doon lang dumulo kay Badang. Pero sa atin, nagandahan tayo, diba, na bumalik kay Badang. Pero nakikita mo naman na parang sinisikap niya na pumunchline pa rin every now and then ano mayon, patawid dun sa kwento niya. Ano ba yung facial, ganyan, yung makeup. Meron pa rin. Tapos, meron pa siyang isa eh. Ano nga ba yun? Basta before dumating dun kay... dun kay ano... Papunta dun kay Badang sa dulo. Okay, play natin. Ng setup, tapos yung punchline one of the lamest. Kasayang lang yung oras nyo, parang oras ni... Ikaw yung nanalo. Gusto ko lang i-appreciate in nerd out yung ano. Yung, oo nga, nakakahanga siya kasi ang ganda ng concept. Saka, ano. Pero bakit ba ang ganda ng concept? Yung scenario, di ba? Parang yung nga sabi mo, kung isipin mo yung seams, saan siya nagsimula? Oo nga. Dun sa punchline na nagpatalo si Badang, parang hindi ka dun magsisimula eh. Hindi. So parang yung na-trace back yung mga connection ng battles, di ba? Pinalag mo ba lahat yan? Tapos na-trace mo yung mga nangyari, pwedeng pagtahitay-tahit, nag-clown, nakita mo lahat, di ba? Parang ang lawak. Nakakatuwa lang. Feeling ko, naisip niya na parang si Badang is gonna be a, you know, hot topic again dahil babalik si Badang. So, naisip niya, ano kaya? Make something like wild, random, parang scenario. Just make it work, di ba? Parang work backwards. Grabing utak kailangan mo para gawin yun. Sa semis, ikaw yung kasado at kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lip Cram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong ulugan. Ika sana na wala. At walang issue malamang, lahat ng yon dahil lang, nagpatalo si Badang. Grabe no, ang abahaba ng setup, tas yung punchline, one of the lamest. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Parang oras ni Apex. Bak! Siyempre ano ko na to, parang yung minsan nag-imagine ka ng sarili mo dun sa parang yung ito naisip, parang ito nag-aaral. Parang minsan hindi ko alam kung ano siya, reflex ng insecurity o parang gusto niya lang magpa-safe. Marami siyang ganun minsan na yung kanya na may ginawa siya doon kay Badang, di ba? Pero parang tinira niya rin right after. Haba ng setup, tapos yung stop, ganito lang. Ganito lang. So parang ano eh, hindi ko alam ha. Parang sa akin, pwede mo siyang basahin na... Parang siyang suntok-suntok, biglang may siko na... Parang siyang ano, gumawa ko ng something na ano, special. Pero just in case corny pala to, Di-destroy ko rin na actually pwede mo isipin na corno yun, no? So sa akin, pwede mo siyang isipin na ano, parang
i-commit mo na, di ba? Panindigan mo na. Mm. Diba? Parang huwag mo na i-second guess. Malakas. Oh, pero napatawad ko rin naman kasi na-turn niya pa rin ito ang punchline. Oh, so, okay pa rin. Pero alam mo yan, parang feeling ko, ano yun eh, parang bulong na insecurity. Oh. Parang baka porn ito eh. May ano, may konting reluctance. Oh, oh. May reluctance. So. So paano pa pag hindi na siya nahihiya? Yun nga eh. Set up, tapos yung punchline, one of the lamest. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Natugod pa ito, ganun ako dati. Parang oras ni Apex. Yung mga attend ko ng mga band na self-comedy dapat. Mm. Pero dahil hindi ako confident kung tatawa sila, may following ako na linya na, oh, wordplay, mga ganun din. Okay. Pero actually, seryoso naman ako nung naisip ko yun. Hindi, ginawa niya kasi, nag-ano siya eh, self-deprecating, ano diba, na parang sinayang. Lame yung punchline ko, sayang. Apex, di ba? So parang yun nga, puro sugal yung ginagawa niya. Sacrifice ko tong apat na bara na may chance na may sarcasm na hindi magigets ng 90% ng mga Pinoy, di ba? Parang oras ni Apex. Yo, or flashbacks. Sayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Oh shit. Kaya mo mapilili ito, para mo PTSD ako. Wala. Ano kayong naisip niyang time na yan? Ba't siya nag-choke? Sige, ikaw nga, from your point of view. Ano, tingin mo ano? Ano ba yung last niyang nasabi? Apex. Parang ano ni Apex? At duhula ko lang ito ha. Minsan, ang oras ni Apex. Ako na lang. Minsan nadi-discarril ako kapag meron ako yung na-expect na may re-react. May magre-react dapat dito sa linya na to. So, tapos wala. Or either meron pero kulang. Minsan nakakaano siya, nakakatipat na ano. Nakakatrow off. Oh, parang dapat may order doon, may humiyaw doon. Parang, hindi ko alam mo ganun ha. Parang hula ko lang. Kasi parang naputol niya naman ang tama eh. Apex. Parang bilang nalimutan niya na. Hindi. Tingin ko susugal siguro ng freestyle. Pwede. Na parang freestyle kaya ako, tapos nakalimutan na yung sunod. Pwede rin. Parang natukso. Natukso, nag-hesitate. Oo, natukso, tapos bigla. Ay, puta, ano yung ulo nung sunod? Nakalimutan yung ulo nung sunod. Bakit? Parang oras ni Apex. Yo! Sayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Bakit? Yeah. Ha? Pero, di ka, pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman, pero iba sa lente. Itong Mark Phil and Mark Kagente, pero di ka magiging batosay. Kahit todo mag-practice tong bobo na artist, may talim labang yung lip, yung Zoro sa One Piece. Oo, the fact is, merong intensyon, pero gaya nga ni Zoro, wala siyang direksyon. Ano feeling? Nasa radar ng iba, di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng gimmicks, pag feeling buang. Kasi di ka sisikat sa battles. Nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ang ganda. Ng iba, di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng gimmicks. Pag feeling buang, kasi di ka sisikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may pakisayo, except sa bashers. Ako bulong sa black market, ito online scammer. Kasi si J. King may tagay, si Jonas may MP Lite. Pero meron din si Lip, meron siyang FB Live. Oh, FB Live, every night, nagiging dagger ka. Oo, gangster pa! Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka! Pero palusot ay maaoy siya! Galawang hudas abay! Yung ininom na al... Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka! Ang galing! Ang galing nun! Ang ano nun na hindi siya forced. Hindi siya forced. Sobrang natural. Gangster pa! Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka! Pero palusot ay maaoy siya! Galawang hudas abay, yung ininom na alcohol, diretso hugas kamay, aray. Pero wala tong personals, bakit? Ayaw ko rin namang ulol. Sana matumid yung lip at wag sanang mabulol. Kakamayan pa rin kita,
sana yung alak makontrol, pero huwag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Puro gimmick! Ano, physical... Taka na pinring ang pa... Ano siya, di ba? Kung may visual wordplay, parang siya, mayroon siya performance play. Paumunang antayin, pahiyain ka ng alcohol. Okay. Tapos kinapayan niya muna, conceptual. Kinapayan niya muna. Huwag ka muna, ano, pahiyain ka ng alcohol. Nag-alcohol siya. Siya kung wala yung gesture, wala siyang punch in the strictest sense. Di ba? Parang wala lang eh. Pero with the gesture, dun siya. Ang galing eh. Ako natutuwa ako sa ganun eh. Parang may ibang element na ano, ina-incorporate sa wordplay mo. Tama. Amoy, di ba? Pakiramdam. Mas malakas yung round 2 niya sa round 1 niya. Ito parang, kaso may stutter, may choke siya. Kung wala yun, ang laki ng polish na effect nito. No? Oh, mas polish ito eh sana. Mas polish ito sa round 1 niya. Tsaka mas maraming ang napansin bala. Ko pala dun sa naputol niya, same yung topic, Apex sa Apex, Bato sa same yung topic. Pini ko nahiwalay siya sa ano sa rhyme. Alam mo yung minsan nangyayari yung ano, yung hindi mo tinahi yung rhyme. Tama. Walang mnemonic rhyme. So pag nahiwa siya, pag nawala, wala kang alalahanin. Wala kang pang ano, wala kang mnemonic device para maalala mo yung ulo. Kaya importante yung mga kuntil na yun eh, yung mga rhyme na sa susunod, lalo pag tatawid ka na ng rhyme scheme. May gamit din talaga. Pero huwag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Gimmick! Tanga na, pinring ang pa yung sunugan. Yung angulo mo, mintis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? O asan na yung mga complex? Wala na, end contract? Tanga na yan. Pero pag napanood daw itong si GL ay isang experience. Experience nga? Let's go, let's go! Tanginang to, pag napanood ka isang experience, ano yun, dapat ikwento everyday? Pwedeng ilagay sa resume? Gago pala yan! Lahat tayo dito pag napanood isang experience, ang damot mo naman! Tanapiling icon na ng hip-hop porket napuri lang ni Marlon. Rick, next event ang flip-top, lagay mo GL versus Ahon. Teacher nga pala ito. Pareho kayo ni Deo Master. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naghuhubad sa battle? Habang ikaw panay ang bars, train of thoughts, para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars, kumekembot at nakikipaglaplapan. Si Lee, parang na ano niya. O tinapay ko yung teacher. At gusto ko to sa kanya. Ipinapamukha na yung laman niya sa lahat, sa experience, sa comfort, yung lahat ng ibang elements na pwede mong sabihin na kulang si GL. Yun yung pinapakita niya ngayon, parang kaya mong mag-rap dun sa likod mo, kaya, parang minamamakal sa art form, na parang kaya mo to, may mga ano, exaggerations, ganyan. Vocal inflections. Parang pinapakita niya talaga yung energy na, ano, na I'm bigger than this guy, parang gano'n. Okay. Tama. Train of thoughts! Para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars. Kumekembot at nakikipaglaplapan. Tangay na yan. O dinamay ko yung teacher. Baka degree niya ay iyabang. Oo, wala akong degree, sir. Ganon pag di kinakalawang. Ha? Kaya dahil dyan, papasok ako sa classroom niyo. Habang ako ay maoy, brother. Lasing akong manggugulo. Tas hahanapin ko si Tiger. Tatadyakan ko yung upuan sa pitampok lang ng eraser. Tapos ikaw ay uutusan na yung blackboard paki-eraser. Blackboard, eraser, ulul, fuck you! At yung lente ng salamin mo, papalitan ko ng magnifying glass. Ano nangyari ko sa blackboard? Tapos putang ina mo, papaduty kita sa summer class. Kasi pasikat all the time, kaya pinag-initan ko yung eyes nang maalala niya kung paano siya napaso dun sa site.
Oo, kay Paolo, naging weak yan. Kasi puro talk shit. Naging awit ka sa Christian na parang worship. Kasi yung mga pakulo mo kada battle, ginagawa na ni Balakid. Tipong tiratirang putahe yung eksakto na kawangis. Na iniinit na lamang ng iniinit, maagapan lang yung pagkapanis. At yung reverse mo na pauso, puro iisa yung punto. Ito yung hustisya sa gumpursa na kay tagal mong inabuso. Ngayon ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo. Dahil perdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangin na kasi kinakahoy. Kinakahoy sariling pyesa. Kabago-bago okay. Bang. Ano, hula ako. Binaligtad mo yung word na parusa ano, sa ulo mo, hindi? Kasi... Ako may ganun na akong sakit eh, nung narinig ko pagkasabi niya, babalik tarin ko yung parusa, parang na ganun na yung utang, ano yung baliktad dito. Tapos nakakatawa ba yung parang nag-iisahan tayo? Oo, hindi. Kasi kaya dapat hindi mo, siguro isa yun sa mga dapat iiwasan eh, no? Yung i-announce mo yung gagawin mo. Kasi nagsiset ka ng expectation eh. As opposed to sa gawin mo na lang. Tapos pag after na nagawa, tsaka na lang ma-figure out na ay, ganun pala yun. Ganun pala yung premise na gusto nyo palabasin. Kaysa yung, eto na! Fruit salad! Diba? Tapos buko! Diba? Yung panya naman, parang nangyari, babaligtan nito yung parusa. Parang tayo, nagbaligtan na tayo. Pero dahil wala naman pala siyang ganung wordplay, nagbaligtan siya. Parang nalito tayo. Parang mislead mo kami, iniwan mo kami, parang ganun. Iba pala yung... Hindi pala ganun. Context. Iba yung context. Hindi ako magmumot, hindi pala. So pwede pa rin isipin na kasalanan niya ba yun? Pero ano eh, kung magsusulat ka rin, malay ka rin dun sa mga ibang pwedeng base. Oo, kasalanan ng ano yun, kasalanan ng writer yun. Parang, kung baga, malamang may makakaget sa'yo, pero meron ding hindi makakaget sa'yo. Kasalanan mo both yun. Kung baga, ikaw yung both responsible dun. Na parang, siguro, ang magigets ka kagad nung mga, ano lang, yung mga gets yung vocabulary mo, gets yung choice of words mo. Pero sa mga tao na first time ka maririnig, hindi ka siguro agad magigets. Pero malakas, malakas. Inapuso. Ngayon, ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo. Dahil perdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangin na kasi kinakahoy. Kinakahoy sa riling pyesa. Maganda sana image din siya. Pero na-expect ka kasi ng punch. Akala mo may parating na wordplay. Kaya hindi lumanding. Akala mo wordplay yung parating. Ang parating pala, imagery bars. Hindi, tsaka ano pa siya. I-reverse ko yung parusa. Tsaka meron pa siya, kumbaga, i-ano pa yan, i-extend pa niya yata ito eh. Bago pang bihira, ang pag-ulit ng ideya, mortal sin sa ating liga. Tas gusto mag-uprising ng tanga, edi pulbuhan na at ipila. Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Enigma. Reverse akata. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Al, every step. That French girl's dick! Malaki na black man! Ang hirap mo i-mack! Gago ka! Sa dami mong step, tignan mo! Ang layo ko na! Balik tayo! Malaki na aling Jerry step! Stepmother, stepsister, stepmother! Step in! Di ba ba kayang simplihan yung paliwanag? Yung makukuha din ka agad? Tipong sa dami ng step, parang death march. O sa dami ng step, parang alay lakad. Yung step, kinunek sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. Or step, traveling, violation. E di nasalin pa ba yung order? Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. O, di ba? Mapabara o komedya na gagawa kong simplihan. Yan yung ayaw ng punyeta sa pagbabar si Stick to One. Pero laughter is the best medicine, yan ang sabi ng ilan. Kung laging sick ka lang sa battle toll, hindi rin healthy yan. Ha? Ito na ba yung batang henyo na nanggaling pa ng gubat? Pes daig ko pa minero kapag ako ang nanghalukat. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas!
Round 2. Kanino yun? Ano nga nangyari kay GM? Si GM, mas malakas yung round 2 niya, di ba? Kasi sa round 1 niya. Hindi, una, solid yung ano. Quantity and quality wise. Para sa akin, mas ano din talaga, mas paano ba? Pero yung round 2 naman ni Lipgram, may mga magaganda siyang linya, solid. Meron ding mga parang, yun, may mga hindi lumanding. Parang ano, ganito na lang sa akin. Yung highs, mas high yung highs ni GL para sa akin. Yung moments niya, mas humanga ako, mas creative para sa akin, mas lumpit. Pero, mas consistent all throughout. Yung energy yung round ni Lipgram. Kumbaga, on average, baka lamang pa rin siya sa akin. On average yung lahat ng ano, alam mo yun, mas hanga ako sa ibang moments ni GL. Pero si Lipgram, suntok na suntok. Kung hindi ka man halimbawa sold sa nakaraan, may parating na ulit next four, meron ulit next four. So parang, hirap din. Yun nga, performance dito nagkatalo eh, no? Kasi, mas maganda yung, base, eto naman sa akin, para sa mas maganda yung material ni GL dito sa second round. Si ano naman, si Lipgram, mas veterano yung ano niya, performance niya at yun, mas malinis kasi although may hindi lumanding na punchline, wala naman siyang tigil na parang choke nung tulad kay GL. So pwede nga rin na kay Lipgram pa rin to, ano, round 2. Tsaka yun, siguro iba rin yung feeling natin kung ano, kung hindi naging ganun kashigay yung kay GL, kung wala yung choke, baka mas solid pa talaga, di ba? Yun ang, din. Ang problema rin kasi yung style niya, di ba, how he writes. Karang kailangan, alam mo yun, para siyang volume shooter, eh, no? Kailangan maraming, maraming i-attempt. Pag lumaylay na, parang apektado na. Ganun, no? Sayang. Okay. Round 3 na, no? Yo! Sabi ni Lip kay Sardeo, bakit? Bakit ba big deal sa inyo yung edukasyon? Wow! Manip ka, Brad. So dapat ano? Hustling agad? Kaysa mga fans ni Lip, kung meron man, wag nyo nang pag-arali na anak nyo. At kung sakali, imbes mag-grade 4, ipasok nyo sa Urban Cali. Pag grade 5, got bars. Pag grade 6, branded. Para todo na. Saktong pagtungtong ng high school, ayun, fubo na. Bubo ka. Yung edukasyon at diskarte, sabay iangat. Huwag maging hangal. At kung goods ka pa kay Luni, sana nanatili kang aral. Pero sige. Ikaw sa kalye, ako sa klase. Pero yung hassle mo't diploma ko, walang bigat sa stage na to. Oo, sa school at internet, ikaw sa streets gumaling, pero kung ako yung teacher's pet, iba't underdog ka pa rin, di ba? Tas 6 digits yung demand, as if naman may ambag sa tickets, tas advance yung TEF, kala mo advance yung skill set. Bakit? Sino ka? Ako, kaya kong pumunchline at pumunto, kaya kong... May video. Shirt na black. Teka, joke lang! Tawag dun, fake distract! Ano na? Yo! Ganun man damay, ganun mag-troll, pati bouncers kaya kong i-crowd control! Walang pamilya o depression, panic attack o mental notes, walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Kasi kung balansi ka sa metro, ito'y demolisyon. Nakabase ka sa sentro, kaya di mo gets yun. Epektibo lang na berso, yan ay disolusyon. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Oo, nakasil mga halik. Sa akin, sobrang talino niyang takedown ng ano, pagiging ano to, all-rounder. Parang nakahanap si GL lang negative na mas. Kasi dapat, ano yun, di ba? Compliment yun eh, all-rounder ka, di ba? Hybrid ka. Parang dapat... Jack of all trades. Compliment yun, kaya mo lahat. Pero parang siya, nahanapan niya
ng negative in the sense na pwede mo siyang isipin na safe kayo. Kasi yan yung nag-work. Mag-style, mag-mack ka ng linya, gawin mo katatawanan, di ba? May konti kang gimmick. Yung parang nagiging recipe siya. Kaya ako against ako sa ano yung kumakalat na gamit nila sa terminong meta. Hindi ko trip yun eh. Pinaka-cringy na term. Kasi yung meta, di ba, nakuha nga yan sa, ano, sa gaming scene. Ano siya, yung parang siyang strategizing na talaga eh. Di ba, na parang ano yung pinaka-effective discarte para manalo sa ganitong laro. Okay yun. Pero hindi naman game to eh. Hindi naman to di parang... sa atin kasi, parang siyang ano eh, blend ng art tsaka sports. Oo. So meron ka talaga strategizing naman, totoo din naman yun. Diba? Pero hindi tulad sa game na parang rigid na parang... Rigid na yun na yung susundan mo, recipe na talaga. Na, ano. So parang ang ganda rin na punto niya na ang ano yun, ang comfort zone ay cementerio ng evolution. Evolution. Kasi kung lahat tayo ganun, style maker lang, yung recipe lang, wala ka nang marinig ng mga MR industriya, ng mga sayad, ng mga ganun. Ng mga... Serdeo. Para magiging ano tayo, MMA na pare-pareho na lang tayo ng martial arts. Mm. Totoo yan. Baka marinig na badang. Lahat na lang ano na style breakdown. No, style diba? Breakdown na. Na nagtitrain of thought. Na nag... Kailangan meron akong meron akong two-liner na ano, pang damay para high. Pwede mo kasing i-ano, i-reverse engineer yung mga epekto na epektibo na approach sa battle rap eh. Pero pag masyado ka ng ganun, robotic na eh. Diba, yung ano eh, ano yung mga pet peeve mo na sana matanggal na ngayon? Diba, dati pet peeve natin how ironic. Oh, how ironic. Ako ang pinaka gusto kong matanggal ngayon na ayoko nang marinig yung at last. At last! At last! Ano at last? Sa wakas? Hindi ako. Lagi na lang pag, ano yun, pag pare, para i-ano mo na ender na yun. Napaka-weak way para i-announce na ender na to eh. Parang dapat yung announcement ng ender after nung linya mo na last na tama, wow, tama. Ender yun. Tsaka minsan nga, mas maganda yung landing kapag ano eh. Yung naghahabol na yung tao, kung kaya mo yung end nito. Tapos mabagsak mo lang na ito na siya. At last! Hindi, pet peeve ko ito ah. Hindi na ako natutuwa doon sa ano, doon sa... Word 1, word 2, word 3. Yung iyaano mo, meron ng scheme. Tapos, ito, word 1, word 2, word 3. Tapos gagawing setup para sa susunod. Pero ano rin eh, napapatawad ko rin siya. Kasi dahil ako, ang style ko, word play rin ako. Magbusisi rin ako sa word play. So kapag nagsispeed ako, hati rin ako kasi as a listener, nag-cringe na ako dun sa masyadong emphasize yung ito yung word play 1, ito yung word play 2. Masyadong subo. Cringe siya sa akin, cringe. Pero as the artist, minsan kasi duda kayo kung nagigits ba nila na may wordplay. Baka akala nila wala kami ng wordplay. So lalagyan mo ng konting diin, Pero sa akin, sige, lagyan mo na ng konting diin. Pero wag mo lang i-enumerate after. Di ba? Parang sobra na. Parang yun yung compromise mo as an artist kasi magpapaiwan pa rin yung half side mo para sa listener eh. Oo, tama. Kasi minsan gusto mong parang... sige, standard ko lang, pero gaya ng sabi mo, walang makakagets nun eh. So may kompromiso na 50-50 na parang yun yung kailangan mong hanapin na sweet spot eh. Tapos minsan, ano pa siya, debate sa sarili, kasi minsan may gusto ka. Ako minsan may gano'n, gusto ko itong wordplay na to. Pero hindi siya gets ng lahat, wala rin siyang purpose. Yung parang gusto ko na lang mag-flex. So minsan ang sakit kasi kailangan mong tanggalin. Kahit na ang ganda niya. Pero kasi kailangan mong maging hindi selfish eh. Hindi ko naman kailangan magpatunay na kaya ko i-wordplay. Totoo. Pero sa totoo niyan, pag nagsusulat ako ng mga ganyan, sinusulat ko lang eh. Para matanggal siya sa sistema ko. Para early elimination na siya agad na parang, okay, na ano ko na, nakuha ko na, kumbaga, napasaya ko na yung sarili ko, hindi ko na kailangan ito iparinig sa iba. Ako naniniwala rin ako kailangan mo ilabas. Kaya halimbawa, siguro bago ito sa mga tao sa YouTube lang at sa Facebook. Sa Twitter ako naglagi nung mga pandemic. Tapos tinrip ko siya, ginawa ko siyang parang ano ko, morning. Para siyang crossword. Doon ako nakaka-update sa ito. Parang ginawa ko siyang ano, di ba sa ibang tao, ano sila may sa crossword puzzle, yung umaga sa dyaryo. Ginawa ko siyang ganun. Ano yung balita ngayon, yung wordplay ko, ganito, ganyan. Parang naging tapunan ko lang siya ng mga, ano ba, yung mga pang katuwaan na natin. Kwentuhan, kung alam nyo lang, ang dami-dami namin mga multi, mga wordplay na narinig na namin lahat halos. So, na hindi namin ginagamit kasi pang ano lang, throwaways lang. Throwaways lang. Pero ginawa ko siya, na-exercise rin na dahil ipapublish ko siya, kahit sabihin mo tweet lang yun. Alam mo yun, may level of corny na ano pa rin yung may dignidad mo. Na alam nyo, sadya ito na corny. Pero ang gusto ko lang sabihin, parang na-train din ako dun. In terms yung gano'n nga, paano ka nang magsususint na mag-ano.
mag-reference mo tatay. And yung ano rin, syempre dun sa pagiging ano mo dun sa Twitter. Kumbaga na nahuhuli nila yung ano mo, vernacular mo din. Kung paano ka mag-isip? Kaya iba din yung connection mo sa fans mo eh, 'di ba? And then, tsaka, naniniwala ako na ano, parang kunyari may mga i-tweet ako na corny wordly. Naniniwala ako na kailangan ko ilabas 'yun. Kasi pag hindi ko nilabas yung corny, manifest 'yun sa parang mo. Ganun ko siya naiisip, eh, parang naisip ko parang meron akong malalim na balon. Nandoon sa pinakailalim yung syrup na gusto natin. Pero pero may mga latak na kailangan mo tanggalin. Pag hindi mo tinanggal, pagkuha mo nung ano, nung syrup na gusto mo, may latak-latak na sasama. So doon yung mga himulmul mo sa wordplay, sa multi. Sa subconscious mo. So naniniwala ako, ilabas mo yung mga corny, ilabas mo. Ilabas lahat. Joke mo. Minsan kailangan mo isulat yung isang verse kasi ang ganda ng rhyme, pero para lang iwan mo. Hindi ko magagamit yun. Kailangan mo lang anuhin yung kiliti ng utak. Totoo yun. Ano nga eh, 95% of what we write, we don't use. Tama. Tapos minsan meron din ako mantra naman na ano, na kunyari meron lang ako ano, may double meaning na ganito. Tapos minsan meron siyang dating lang, kunyari nasa commute ako. Gaano ba ito kaganda? Ito ba yung maganda na kailangan kong ano, pagtsagaan, buksan yung bag ko, kunan yung cellphone, alam mo yun. Minsan din sobrang ganda na idea na parang naniniwala rin ako na hindi, kung talagang maganda ito, hindi ko ito makakalimutan. Gets ba? Tapos ang dami ko rin ganung idea na naisip ko na kunyari mga 2010s. Tapos laban ko palang kay Marshall na gamit. At dito palang pala siya mahihinog. Dito palang pala. So buti na lang hindi ko agad ginamit. Maraming mga ganun na ideas. Isasampay mo muna. Isasampay mo muna. Isasampay mo muna to. Alam ko, in 2 years, meron ako. Parang minsan nga ano eh, parang rin siyang ano, humbling. Minsan may concept ka na, alam ko posible itong concept na to, pero hindi pa, honest ako enough na aminin na hindi pa ako yung version ko, na kaya siyang masold. Minsan may ganun din eh. Totoo yan. Na ahead of its time pa itong idea na hindi ko pa kaya ngayon. Pero alam mo na yung future self mo. At saka alam mo kung paano mapunta dun sa future self mo na yun, step by step. Tama. Dahil kinip mo yun eh. Diba? Alright, sige. Ano na ba tayo, round? Kalimutan ko na. Ang dami natin ano eh, tangent kasi mga nakaka-inspire magsulat ng mga tao. At yung sa akin, Wilder, laging fire, pag-close Pandora's box, pag-Oppenheimer. Oppenheimer. Yes, sir! Aking trail! Ay, nang galing pa ito yung visual ng box. Yung visual. Oppenheimer. Sige, visual muna. Kung kahit hindi nyo alam yung references. Visual. Box, o kahon. Nung binuksan daw, may sumabog. Ang lakas sa agad. So, maliit yung sumabog. Kung alam mo pa yung reference, Pandora's box. Mythology. Ano ba yun? Lahat ng kasamaan. Lahat ng kasamaan. Yung hope lang yun doon. So, imagine nyo, parang siyang lahat ng negative energy nasa isang maliit na space. Tapos, kinunik niya sa Oppenheimer. Yung wordplay itself, simple lang eh. Oppenheimer. May isip siya na kahit sino. Pero to connect that to Pandora's box. Yung imagery. Ang talino. Galing. Tsaka gusto ko isingit pa rin. Paano siya na-pair? Ikaw, anong feeling mo minsan sa ano? Ako merong mga references minsan wordplay na para sa akin, may gumawa na ng iconic na laro dyan, nerespetuhin ko na hindi na ako gagawa. Halimbawa, si Bender, meron siyang Oppenheimer scheme. Oppenheimer scheme. Si Oppenheimer scheme, forever na sa akin na hindi ako gagawa ng Oppenheimer sa akin. Kasi parang, alam, ganun ako mag-respect lang na nagawa na yung best. Para sa akin, nag-uunahan din tayo eh. So pag may nakagawa na ng tuktok, okay na ako dun. So nakakatuwa na siya, nakagawa siya ng sa akin, hindi siya ano, iba siya. Iba siya. Relevant kasi ganyan yung sine, Pandora's box, nakagawa siya ng bago ng sarili niya. Pero hindi mo maiiwasan yun eh, pag nakagawa ka ng ganun ka-legendary na scheme eh. Marami talagang gagawa ng versions nun. Yung Oppenheimer, si Disaster, di ba? Ginawa niya rin yun eh. Martian, ano ba yung mga inano niya doon? Marami Oppenheimer. Basta meron siyang sa laban nila ni Pat Stay yata yun eh. Nag-sorry player din siya. Sorry player. I didn't even use Carbonator. May mga sinabi pa siyang maraming rhymes. Okay, so... Hindi, pero yung appreciation ang last ng baron na yun. Yes. Close man doors. Pagka-open. I agree. Ano pala to, no? Umpisa ng round 3 ni GL. Oh, nakasil mga halimaw at yung sa akin, Wilder, laging fire, pag-close Pandora's box, pagka-Oppenheimer. Yes, sir! Aking trail blazers, naging great pillar, ikaw sa kahon ka na stuck, puro lame,
Lillard kasi pumasok sa box. Oh! At yun ba fulfilling? Explain mo sa akin. NBA galing Fox. Na. Sige, explain mo sa akin. Dame Lillard pumasok. Trailblazer. Team niya. X. Dating team ni Dame Lillard. Tapos, Dame Time. Yung ano niya, signature celebration niya. Tapos pumasok sa box. Binalik niya ulit dun sa Pandora's box. Pandora's box. Kasi okay, Milwaukee box na. Pandora's box na. Okay, solid. Okay. Okay. Ikaw sa kahon ka na stuck. Puro lame. Feelers okay. Naging Dame. Lillard kasi pumasok sa box. Galing po yung talaga sa mga. At yun ba fulfilling? Mas fit yung rounds mo? Masungkit panalo? Ano feeling? Na wala sa iyo responsibilidad na iangat yung sining? Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. Sige, bawa kalimutan. Ang maganda pala lalo dun sa ano, na-appreciate ko lang. Kung paano siya magdahi, mag-structure. So, halimbawa, dun sa Oppenheimer, yung concept na, yun na yung bida nung, nung naisip niya yung Oppenheimer na paglalaroan ko to, yun na yung linya na yun, tapos na. So, parang, gusto ko lang sabihin, kung ako yun, tapos na dun yung lahat ng tahi, kasi dulo na yun eh. Pero siya, meron pa kasi siyang ano dun, di ba? Pandora's box. Oppenheimer. Hindi niya tinapos dun yung box. Kaya nga, gets box. So, parang para sa akin, dapat tapos na yung concept dun. Pero kinunik niya ulit dun sa sumunod na concept. Kaya kung paano, so, iba na yung concept nito, actually, nung next. Paano yung pinag-uusapan natin kanina sa rhyme, na connector na rhyme na susunod, ginagawa niya sa word association, sa concept. So, iba na yung topic ko, ang gulo ko dito. Pero may narinig ka pa rin kahon, box. So, ang galing nung tayo. Galing. Usay. Rounds mo, masungkit panalo, ano feeling? Na wala sa iyo responsibilidad na iangat yung sining. Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets? Na yung pang-anim na GL malasik threat. Yun ba gusto nyo? Kahit tuwak na bara? Gusto nyo ng call out, ilabas nyo abra! Bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols na ang sarap pasagin. Kaya why? Makinig ka, Lipgram. Yung konsepto puro wise, kaya merong wisdom. Oo, bakit? Nakuha na balit? Sa lahat ng may pangalan, ikaw yung panghalip. Oo, wala ng daming twist. Sana gets mo aking gist. Naglista ako ng bucket, pero ikay wala sa bucket list. Yo, kaya ibuhos mo lahat, at gayon ka magpabida. Lipgram ka lang at ako yung new era. At last, aangas yung nararapat sa akin yan, mas bibilib. At ang sagot kong bakit, sa judges mo maririnig. At last. Tapos na. Yun yung round 3 ni GL. Siguro meron siya mga... Gusto ko lang patuloy niyo. Huwid pala kasi sa Atlas. Di ba ano siya eh? Ano siya eh? Parang surprise siya eh. Di ba? Atlas! Pero yung gamit kasi, hindi yung gamit kasi sa atin. Atlas. Yung final. In conclusion. And lastly. Dapat end lastly. End lastly kasi yun. Parang nakakalito. At last! Paralo na ako! At last! Tapos na ang round ko. Kaya pala sa weird. Diba? Tsaka, okay na naman ako isa lang yung gagamit nun siguro. Pero puta lahat. Parang, ano ba yung rule ba yan? Parang katulad nung how ironic, pati yung flip-top game. Ano pa ba yung mga lahat, isa na lang eh. Wordplay. Flip-top game. Wordplay. Ano pa ba yung mga... Kasi pwede ka naman gumawa ng ibang ano eh. Ibang catchphrase naman. O ano ba, kahit ibahin mo lang yung tono. Wordplay! Gumano ka na, hindi ba gagayain mo pa rin yun? O kaya, gumawa ka na ng the original na kahit na sa akin. Parang dapat lahat tayo, meron din tayong pakiramdaman ng panis. Yung parang masyadong, ano ba ba sa akin fake joke? Parang ano na yun, parang nagawa na lahat. Done to death na. Oo, sobra na. Parang talaga ba, parang, ano ba sa akin, pag may nag-fake joke pa sa akin, porque choker ako, parang, hindi na nakaka-impress kasi given na yun eh, lahat na nag-fake joke eh. Ngayon nga pa kung may nag-joke, hindi mo na alam eh. Fake ba to? Parang minsan na-apektuhan pa yung ano mo eh, yung judgment mo sa kanya eh. Ako ganun eh, parang minsan ako eh, may nakadalawa na, tatlo na, hindi na ako gagawa. Tama.
Depende na lang kung talagang may relevance at may twist na iba. At saka yung ano, tatalunin niyo yung urig. Oo, oh, ganun. No. Ito yung bago. Yo, yo! Di na magre-rebat po. For selfie bar sa mga. Napanood ko yung tryouts na ito. Passive-aggressive way to sway the judges. Ako ano siya sa akin eh, parang... Di na ako magre-rebat, puro selfie bars. Pag-judge ako, parang napapaano ako doon, napapatango ako eh, parang alam ko yung ginagawa ko eh. Kino-condition mo yung otak ko ah. Parang hindi ko napansin kanina yun ah, ngayon, kaya paisip mo tuloy ako ah. Nag-introduce ka. Okay lang sana sa akin gawin yun kung in the form of rhymes. Pero yung sasabihin mo lang, para siyang cheap, ano eh. Nag-comment ka lang eh. Cheap tactic eh. Na parang. Puro selfie. Or puro gamit. O may ganun. Kasi yung mga may papalala ka sa judge na ano. Diba? Yung iba, ano ba? Sino ba yung mga ganun? Mga matatalino yung pagkagawa? Si Abra ba yun yung nagto? 2-0. Ah, yung mga ganyan. No? Yung parang pinapaalala na parang 2-0 na. Oh, pwede mo siyang magamit. Oh, pwede mo siyang magamit eh. Yo, yo! Di na magre-rebat po. For selfie bar sa mga. Woo! Para siyang ano, para siyang pag-amin ng defeat eh. Na parang may naisip akong sabihin. Pero hindi ko naisip in the form of a rap. Sabihin ko na lang. Mga non-rapping lines tawag nga nila dun sa grind. Non-rapping rebuttals. Parang dapat walang... Hindi ko matiis na hindi to sabihin, pero hindi ko nagawa ng rhyme. Ito yung tryouts na ito. Puta, sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals noon si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon, ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para na ipamasahin mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Wala ikaw na pera na ngayon? Kompleto siya eh. Wawa naman ang Uji Wong! Kompleto siya. GL! Mahal ka ng mundo. Ganun ka mag-freestyle tapos magtatawag ka ng all guns. Diyos ko! Pero sa pag-coconnect ng linya, nagmumukha kang matalino. Parang Samar Tutakloban yung binabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon sabihin mong di uubra, mga perso kong dinutugma. Di na kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O nasan na yung train of thoughts? Aligagana si tanga. Di na alam saan lulugar kasi nasa boundary ka na. Tangi na kasi pang teacher daw yung mindset pag nag-construct pa ikot-ikot. Habang pang street lang aking knowledge pero wala nang pasikot-sikot. Tapos bumabattle daw para sa breads. Yung sunugan yung bakery. Eh yun lang yung gig mo, tangina mo. Nakakahiya naman ako. Ako nga stock knowledge eh, pero mas may movement pa sa'yo. Ang hilig pa mag-basketball reference, eh pang jawo galaw ko pare. Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bali. Feeling bowler pa tong Gilbert, kala mo sinong matikas. Iba kumpas ng aking handles, may iba yung pag-iingat. Doctor Strange yung pagka-wizard, ibang klase ng gilas. Bawat rounds ko'y tatatak dito kay Gilbert Arenas. Doctor Strange, Gilbert Arenas, wizard. Di naman sa unpredictable ako. Pero double entendre pag tumama, di mo mababasa yung spell na to. Kaya kung game lang puta, lame yan, nagbababa dyan sa bangkuan. Ako yung LeBron man na may headband at malaking kung sa unguyan. O pwedeng Jordan, support yung left arm, konting tulak bago lutang. Pag ako ng end one, watch your step son, iba yung tunay na magulang. Kaya mapa-Jordan o LeBron, wag na natin pahabain. Masyado nang alarming kung may fatal sin o something. Baka masyak kayo bigla kapag kay Kobe pa lumanding. Tangina. At yung pagnanakaw mo naman ng bara yung pag-uusapan natin. Kasi yung scheme mong barikada doon kay Sayad, na barikada sa aktivista, madali yan lampasan.
yung ideya mo may sabit. Ako'y napakamot lang sa anit. Kasi nung laban ko kay Lance, yun din yung scheme ko na ginamit. Kaya puro barricada lines kasi di ka lumusot sa balakid. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Yung wordplay na barricada, halos parehas pagkagamit. Tas kinonek sa aktivista, at same din na si balakid. Grabe ang lala. Kala ko wais tong tanga. Hindi ka lang panay reverse, nagre-reverse ka rin pala. Tas yung tatalian yung ulo na parang ballpen sa bangko, galing yung kay JN ng Motus, nakasabay niyo dapat dito, gago. At kaya siya naparito para banggitin yung linya niyang eksakto. Hambalusin ko ng maso ang gantuluyang mabaldado, tas tatalian ko yung ulo na parang ballpen lang sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Mr. Campo? Puta egul sa'yo! Baka kumaunter ka pa! May teller ako! Tangina! Ano? Ha? Tangina mo! Ano nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Pen, nakatali na yung ballpen, no? Nanakaw niya pa rin! Woo! Idol! Forget yung NCD! Nakakatuwa ngayon sa ano, sa parang kasi normal na nga yung wordplay yan sa generation ngayon. Mm. Nakakatuwa pag yung gatas na gatas yung ano, yung konsepto. Mm. Di ba yung parang mukha tungkol lang naman siya sa biting eh. Ballpen na nadala niya pa rin, na bagay pa rin kay Pen Pluma, etc. Tapos parang yung ninakaw pa rin yung alam mo yun, parang katas na katas lahat ng pwede mong makuha. Ano pwede mong makuha? Nakakatuwa. Ala! Porkit yung NCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang para, pati aspiring ninakawan. Isa kang makata na good looking, tingin sa'yo nangingibaba. Tama ba? Pero nakakubat. Aspiring. Magkalihab. Aspiring. Oo. Pwede diba? Yun ba yun? Porkit yung NCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang para, pati aspiring ninakawan. Isa kang makata na good looking, tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin, nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Itong GL mas a sad life. Mga all gods magta-thumbs up dahil Lip Crumb naka-godlike. Ito ba yung carrot nyo, punyeta? Mabenta daw pag nagpabida. Pero ngayon sa bagong meta, iba yung Lip Crumb ng New Era. Putang ina. Pareho nilang pinakamalakas na round yata yun. Yung 3-0 nga eh. Hirap. Parang kay Lip Crumb, halo yung patawa. Saka yung may mga linya siyang... May mga trivia pa yung kay Dante Barona, yung sa San Juanico Bridge. Tapos yung... ano yun, yung mga... May mga linya, may mga wordplay siya na tumama din na... maliban dun sa OG1 niya, yun yung in-open niya ng ganun. Tapos, all gods, thumbs up, godlike. Balas talaga siya, consistent siya na, ano ba? Medyo nahabaan ako dun sa ano. May part na before nag-pick up, merong mga dragging parts. Oo, meron. Parang, nasa na yung ano? Oo. Nasa yung payo. Yung ano ba yun? Saan ba yun na pahaba siya? Ayun tungkol sa biting para sa akin. Pero ano siya eh, parang kaya kong patawarin kasi may mga angulo na kailangan mo talaga ipaliwanag muna. Di ba yung parang hindi ka pwede magsimula na i-wordplay mo kagad yung ano, yung kung ano man yung binight. Kailangan mo talaga ipaliwanag dito nangyari. So gets ko rin siya. Pero minsan kapag umaabot na lang ano, 4 lines, 6 lines yung nagkukwento ka pa rin. Parang may umahaba. Hindi ko sinabi ganun yung nangyari sa kanya. Yung tsaka marami ding beses na ano eh. Di ba yung... Ganyan yung approach ko kay Tipsy D, di ba? Sabi mo kaya ano, ganito. Kumbaga dapat may iba na sigurong way na paano ka mag-expose ng biter ngayon. Oo, tama. Wala na. Mahirap diba? Na. Kasi parang pag isa na yung tono, parang tulog ka sinungalingan na siya, di ba? Kumbaga dapat ibang convincing way naman, di ba? Pero with that being said, feeling ko kay Lip Crumb yung round 3 pa rin yun. Baka controversial take ako, parang GL ako sa round 3. Round 3. Ang sa akin naman, dikit pa rin siya. Tapos consistently, mas ano pa rin si Lip Crumb. Parang impressed lang talaga ako dun sa highest nga ng GL. Alam mo yun, parang, kunyari para sa akin, siguro kung may grading man ako on average,
parang naka 80, 90 si Lipcram the whole round. Pero may mga 100, 120 si GL na naka Pepper. Alam mo yun, ang ganda lang ng idea na galing na talaga magsulat. So parang siguro ano ko na yun, preference ko na yun. Kaya ko rin maintindihan ko si Lipcram yung third round. Kasi malakas din talaga. Ano lang din, no? Yung ginagawa kasi ni Gil, sa totoo lang, ano siya eh, para siyang okay lang sa kanya na medyo lugi nga siya sa scoring eh. Kasi sanay na tayo sa scoring na 1-2, 1-2-3. Alam mo yun, parang nakalaking tayo dun eh. So parang minsan ang hirap din biglang i-turn off yung expectation at magtiwala lang sa ginagawa ni Gil. Pero kapag naman na-tripan mo yung ginawa niya, solid. Alam mo yun, pag nakumbinsi ka niya na maganda to, solid siya kasi parang ang isang... Gitsa kapag coming off a hype moment or parang hype month ka, yung mga tao parang ano siya, enchanted sa'yo eh. Habang bumabaga ka. Halimbawa, nung time na to, di ba, parang lahat parang primed para sa lahat ng sasabihin nila ang dalawa eh. Di ba? So, pag nag-underperform or alam mo yun, hindi naabot yung expectations ng mga sulat nila, minsan, parang matagal siya mag-sink in sa'yo dahil parang parang minsan nadadala, malaki yung ano nung hype eh, malaki yung papel nung hype sa laban eh. Kasi kahit ako, di ko masasabi ko, may mas malulupit pa talaga ako napanood na battle ni GL dito na tingin ko kayang, ano ba, yung ginawa niya kay Blacksmith. Yun, masterclass yun. Kaya yung tapusin yung ginawa niya dito. Lilibram, oh, wala klaro yan. Kung ganun yung ginawa niya dito. Para sa akin, naman. Yan. Para sa ano? Ganun pa rin ako, stick pa rin ako din. Parang all three rounds, parang feeling ko Lipcram to. Ako, Lipcram, GL. So, Lipcram pa rin. Tingnan nga natin judging. Basta pala yung tong 10! Nalala ka sasabihin ko na parang on the surface ang iisipin mo worried tayong lumalaban sa parang lamang nung katapat in terms of alam mo yun yung ano yung agwat namin, di ba? Pero sa totoo lang, di ba, habang tumatagal talagang ang kalaban mo yung ano yung reputation mo na eh. Yung nga sabi mo, parang tayo pwede kang nakulangan kay GL dahil baka naman ano, ito na yung todo, nagkataon lang na lampas siya sa todo dun sa Blacksmith. Pero naging curse na yun. Parang curse pag, na. Pag hindi ka ganun lagi, mukha kang mahina, kahit actually baka malakas naman pala. Parang ganun. Yun nga yung sinasabi ko eh, dahil iba, parang nag-iiba yung expectation sa'yo pag nagpakita ka ng peak. Nagpakita ka ng ano ba yun, di ba yung Blacksmith, parang after nun, parang tingin ko lahat yata ng battle, ganito gagawin na. Pero syempre, hindi naman tayo lahat, puro battle rap lang yung buhay, di ba? Para ma-insure mo na laging ganun. So yun, tingnan natin yung judging. Slipgram, mag-iayos pang beses para sa kanila pareho! Yan yung mga laban na tingin ko panalo lahat talaga. Pero ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay Lipcram! John, gusto mo lang pala si Aaron. Kanin! 3-2, no? Dikit rin talaga. Dikit pa rin para makadus pa si, ano, si GL. So kung hindi nag-choke si GL, mapaisip ka. Sa round 2. At kung naging second din si GL, no, sa coin toss. Oo, pwede rin. Pwedeng ma-flip yung favor. Ano pang mga masasabi mo dito sa battle na to? Ano masasabi ko dito, ano siya? Definitely, ako fan ako ng writing ni GL. Siya halata na nandun pa talaga yung ano niya. Nandun yung puro bigat niya. Definitely, dito, na-highlight yung kailangan niya pangabulin in terms of ano ba, experience. Pacing, no? Yung comfort sa stage, emotion, how you deliver, gano'n. Na pinakita ni Lipcram. Si Lipcram naman, isa sa mga ano, di ba, poster boy ng
hybrid style na effective, di ba? Parang kaya mo patawa, kaya mo magseryoso, kaya mo ganito, ganyan. Meron siyang performance, ganyan. X-Factor, di ba? Sense of humor, a little bit. Na-showcase niya dito yun, na parang, ano yun, parang okay rin yung sulat niya. Pero na-showcase niya rin kung ano yung iba pang mga malakas bukod sa sulat, di ba? Pwede magbigay sa'yo ng puntos. Tama, tama, tama yun. At naniniwala ako na pag hindi ikaw yung magko-close nung round, lalo na kung ganito kataas na high caliber battle, dapat more than enough yung ilalagay mo eh, no? Parang dapat, alimbawa, pupunta ka, hindi mo dapat idadasal na second ako or first ako. Dapat kahit anong mangyari, yung rounds mo talagang umaagaw ng energiya ng ibang round. Dapat ganun kalakas. Okay, yun. So, bago tayo magpaalam sa ating mga viewers, meron ka bang gustong i-promote or i-announce? Palagi the pricing batch 1, gusto ko lang sabihin, in particular sa lahat ng loyal na nanonood ng breakdown, yun, maraming salamat. Nasabi ko to kay Looney kanina, na nung mga panahon ng tawag dito, kasagsagan ng self-doubt sa paggawa ng sarili kong art, music, nakatulong sa akin yung mga nababasa ko na appreciation ninyo sa mga dati kong nagagawa. Kasi syempre, iba rin yung makita mo na nag-work yung mga sinusulat mo, etc. So nakaka-inspire lalo na magpatuloy. Maraming salamat sa inyo lahat para sa lahat ng kind words. Tapos, hopefully makabattle ako this year. Bahala ko na, gusto ko na. Sana kahit isa. We are praying. Tapos, music. Sana makagawa ngayon ng mga bagong kanta, etc. Yun yung mga inaasikaso ko ngayon. Hopefully, collab. Of course. Salamat sa pagpapa-unlock sa Break It Down. And forever my favorite battle rapper, BLKD. Yeah. Bago natin i-close to, gusto ko magpasalamat, a shout kay Enigma sa Flip Top. Palagi shout kay GL at kay Lipcram. GL Lipcram. Shoutouts kay Pastry Vapors, shoutouts sa High Minds, shoutouts sa Crown Manila, shoutouts sa New Era. Ikaw. Shoutouts kay Sasa Girl. Shoutouts kay Sasa Girl. Break It Down. Hanggang dito na lang. Peace. We out.